Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura ngayon ay Filipino ng ikalimang baitang. Ang ating most essential learning competency, nagagamit ang wastong pangangkop sa pakikipagtalastasan. Ang pamagat ng ating aralin, paggamit ng wastong pangangkop sa pakikipagtalastasan. Basahin ang dalawang pangungusap sa ibaba. Una, karaniwan magsasaka sila sa kani-kanila maliliit lupang sakahan. Pangalawa, karaniwang nagsasaka sila sa kani-kanilang maliliit na lupang sakahan. Maganda bang pakinggan ang unang pangungusap? Hindi, ba? Bakit? Ito ay sa dahilang may kulang sa pagitan ng ilang salita. Kaya, paputol-putol ang pagbigkas sa mga ito. Basahin mong muli ang pangalawang pangungusap. Karaniwang nagsasaka sila sa kani-kanilang maliliit na lupang sakahan. Paputol-putol pa ba ang bigkas mo? Hindi na. Dahil sa mga titik o kataga na nailagay sa pagitan ng ilang salita. Ano-anong titik ang itinagdag? Ang titik G? Sa pagitan ng dalawang magkasunod na salita upang maging madulas at tuloy-tuloy ang pangbigkas sa mga ito. Basahin natin muli ang pangungusap na ito. Karaniwang nagsasaka sila sa kanilang maliliit na lupang sakahan. So ang mga titik o kataga na naidagdag ay G, NG, na. So, ang G, NG at na ay mga pangangkop. Ang mga pangangkop ay mga salitang nag-uugnay ng isang salita sa iba pang salita sa pangungusap upang maging madulas na salita. Ang ina ay ang katagang ng. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa mga patinig at itinurugtong ito sa nasabing unang salita. Ano-ano ba ang mga patinig natin? Magbalik-aral tayo sa ating mga naunang aralin. Noon tayo ay nasa una o ikalawang baitang. Ano-ano ang mga patinig natin? Yung mga A, E, I, O, U. Or mga letrang A, E, I, O, U. Halimbawa, totoong tao. Ang unang salita ay totoo. Ito ay nagtatapos sa patinig na O. Kaya ang dinagdag ng natin ay NG. Kaya nagiging totoong tao. Masayang bata. Ang unang salita na masaya ay nagtatapos sa patinig na A. Kaya ang dinugtong natin ay ang katagang nam. Kaya ito ay nagiging masayang bata. Babaeng maganda. Ang unang salita ay nagtatapos sa patinig na E. O titik-titik na I. Kaya ang dinugtong natin ay katagang nang. Babaeng maganda. Biniling pagkain. Ang salitang binili ay nagtatapos sa patinig na I. O letter I. Kaya ang dinugtong natin ay NG. Ang pangalawang pangangkop ay ang katagang na.
Ginagamit ito kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig. Ano naman ang mga katinig natin? Ito na yung mga letrang B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z. So yun yung mga katinig sa ating alpabeto. Halimbawa ng mga salita na nadagdagan ng katinig na na ay ng pangangkop na na. Maayos na lipunan. Ang salitang maayos ay nagtatapos sa katinig na S. Kaya ang idadagdag natin ang idudugtong natin na pangangkop ay na. Sunod, tunay na dakila. Ang salitang tunay ay nagtatapos sa katinig na Y. Kaya ang pangangkop na gagamitin natin ay na. Ngunit kung papansinin natin, may nag-iisang katinig na hindi maaaring gamitin. Ang pangangkop na na. At ito ang letrang N. Pansinin natin ang mga halimbawa. Kalayaan na minimithi. Bayan na maunlad. Hindi madulas at maganda sa pagbikas kung gagamitin natin ang mga ito ng pangangkop na na. Kung gagamitin naman ang pangangkop na nang, ay mauulit ang titik N. Pansin natin ulit. Kalayaang minimithi. Bayang maulat. Ang salitang kalayaan ay nagtatapos sa titik na N. Kaya hindi na natin pwedeng dugtungan ito ng NG. Dahil mauulit ang N. Kaya ang dudugtong na lang natin ay G. Bayang maunlad. Ang bayang maunlad o ang salitang bayan nagtatapos sa katinig na N. Oo, tama. Ang katinig na N. Kaya ang dinugtong natin ay G. Ang G ay ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig na N at idinugtong ito sa unang salita. Halimbawa, bayang magiliw, mamamayang pamilya, mamamayang tapat, paaralang malaki. Mapapansin natin, lahat ng mga naunang salita ay nagtatapos sa katinig na N. Kaya, ang ibinugtong na lang natin ay G. Tunghayan mo ang mga sumusunod na pangungusap at pag-aralan kung paano ginamit ang mga pang-angkop sa mga ito. Mahusay na mang-aamit ang dalawang anak ni Mang Ben. Masayang bumalik ang mga bisita sa kanilang tahanan. Probinsyang Mutya ang tawag niya sa lugar na pinagmulan. Masayang pinagmasdan ni Bunso ang mga bituing marikit sa kalamitan. Itong guro ang ibinagay sa klaseng maingay. Ang mga pangungusap na ito ay ginamitan ng mga pangangkop na, at nang. Ngayon, handa ka na ba sa ating pagsasanay? Kung handa ka na, labas ang iyong kwaderno at sagutan ang mga sumusunod. Kuyin ang mga ginamit na pangangkop sa bawat pangusap. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Ito ay sasagutan mo ng 3 minuto.
Okay, so tapos na ang ating 3 minuto. Sagutan natin. Ang una, matalik na magkaibigan ang dalawang mag-aaral. Ang ginamit na pang-angkop ay na at nang sa pagitan ng dalawang mag-aaral. Masayang bumalik ang katagang nang. Ganun din ang katagang na. Ng mahal at pamilya. Sunod, probinsyang Mutya. Katagang ng at na. Pagitan ng lugar at pinagmulan. Ang apat, ang nang sa pagitan ng babae at maganda. Tuing marikit. Nang ulit. Or G pala, sorry. Ito ay G. Sunod, mahusay na guro. Na. Lasing, maingay, NG. Kung ang nakuha mo ay 7 hanggang 10, magaling. Kung ang nakuha mo naman ay 6 pababa, kailangan mong paghusayan sa susunod na gawain. Laging tandaan, ang pang-angkok ay salitang nagturugtong sa salita at iba pang salitang naglalarawan. Ito ang mga katagang na at nang. Para sa gawaing aplikasyon, tingnan ang larawan, umuunang usapan tungkol dito. Gumamit ng mga pang-angkok na at nang sa pangungusap. Sulat ang bubuoying usapan sa iyong kwaderno. Para sa pagtataya, lagyan ng pang-angkok ang sumusunod na pares ng mga salita sa bawat bilang.